tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagkirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupiin ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alexandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. Anang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya
sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, alleluia. Oh, alleluia. Oh, alleluia. Oh, alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit daling tayo. Ah, alleluia. Ah, alleluia. Ah, alleluia. Ah, alleluia. Sumaim niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y makakatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo nang gayon. Tuwirin ko nang sabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat kayo'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Umaga, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung kayo po ay tatanungin ngayon, ano po ang hinihiling ninyo sa ating Diyos Ama? Ano ang inyong ipinapanalangin sa Kanya? At ano rin po ang kasalukuyang laman ng inyong puso o ang pagsusumamo ng inyong puso? Marahil iba-iba ang kahilingan natin. Depende sa ating sitwasyon at depende sa ating pangangailangan at kalagayan. Yung iba sa inyo ngayon, maaaring humihiling ng kagalingan sa inyong mga sakit o karamdaman. Yung iba naman sa inyo, pumunta dito, humihingi sa Diyos ng tulong upang makapasa sa inyong board examination. Yung iba naman, pumunta dito para humiling ng kalayaan, pagpapalang pinansyal, at sari-sari pang mga kahilingan na nais nating maabot at makamit sa buhay na ito. Subalit, maliwanag pong narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo ang pahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Uulitin ko po, ito po ay galing sa ating Panginoong Jesus na anumang hilingin natin sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ipagkakaloob sa atin. Dito, tinuturuan tayo ni Jesus na ang lahat na minimithi ng ating puso, lahat ng ating kahilingan, dapat idinudulog at ipinapanalangin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan o sa pangalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ano po ang ibig sabihin nito? Dito, makikita at matutunghayan natin na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang ating tagapamagitan patungo sa Diyos Ama. Siya ang namamagitan mula sa tao patungo sa Diyos at mula sa Diyos patungo sa tao. Kaya nga, Jesus Christ is our mediator to the Father. Namamagitan. Humihingi tayo ng tulong, ng grasya, ng pagpapala sa Ama sa ngalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At narinig natin, kung tayo ay dudulog sa Ama sa pamamagitan ni Jesus, walang imposible. Lahat ng ating ipinapanalangin ay pakikinggan at didinggin ng ating Diyos Ama. Kaya kung anuman ang hinihiling ninyo sa kasalukuyan, makakaasa tayo na pakikinggan tayo sa ating pagsusumamo, lalo-lalo na kung tayo ay may kababaang loob, kung taus-puso tayong nagpapasalamat at mayroong kabutihan sa ating pag-uugali. Tiyak iyon, makakasiguro tayo
na ipagkakaloob sa atin ang lahat ng ating hinihiling. At alam po ninyo, ang unang nais ipagkaloob sa atin ni Jesus ay ang kanyang pagmamahal. Dahil sa ating ebanghelyo, maliwanag na sinabi na siya ay kinalugdan at minamahal ng Diyos Ama. Kaya naman, kung tayo'y minamahal ng ating Panginoong Diyos, aba namay nararapat din na ang tugon natin ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, itinuturo sa atin sa araw na ito na hindi lang dapat material na bagay o personal na pangarap ang ating hinihiling sa ating Diyos Ama, kung hindi sa araw-araw, humiling din tayo ng mga makalangit na pagpapala tulad ng pag-asa, ng pag-ibig, ng tunay na pagmamahal, ng pananampalataya, ng kagalakan, ng katarungan, ng karunungan, ng kapayapaan, ng kahinahunan, ng pagpipigil sa sarili. At higit sa lahat, ipanalangin din natin at hingin ang ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, marami sa atin masinihiling, Panginoon, pagkalooban po ninyo ako ng bahay. Pagkalooban po ninyo ako ng maraming pera. Panginoon, pagkalooban niyo po na ako po ay maging ganito, na maging sikat, na maging tanyag. Panginoon, pagkalooban mo lang ako ng sasakyan, magiging masaya na ako sa buhay. Pero alam po ninyo mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, itong mga material na bagay na ating pinapangarap, panandalian lamang. Hindi magtatagal, pag nakamit natin ito, magsasawa at magsasawa tayo at hihingi tayo ng mas higit pa dito. Kaya anong unang sinasabi sa atin? Humingi tayo na matutunan natin unang-una ang magmahal. Marami sa atin dito, maraming kayamanan sa buhay, pero hindi marunong magmahal. Sa bandang huli, dahil hindi marunong magmahal, hindi marunong magbigay, at hindi marunong magbahagi sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo, kung taglay natin ang kaloob ng pagmamahal mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, nakakasiguro ako, wala ka nang hihilingin pa sa buhay mo sapagkat taglay mo ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. At sa bawat po nating kahilingan, ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon,
gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod na may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kalwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwing na'y dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hingiling sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo. Sana'y kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Apoy ang aking kakamtin.
sala ko, bungay mo ay inalay sa krus ng mahapit. Gustang pagkamatay, tiniis mo'y pako, sibat at paghalay, awis, hirot sakit na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit na kingitin, o takot sa apoy na lubang malagim. Di dahil sa gawad na kingitin, di dahil dito kita'y ibigin, kung paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa'yo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat hari ka at tunay na Diyos ko. Tunay na Diyos ko. O Diyos, iniibig, iniibig kita, hindi dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kong pita, at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta, ay apoy ang aking kakamting parusa. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,